ang barangay Natipuan ay isang diverse na lugar. May bundok, may tabing dagat, at merong kagubatan. Sa ngayon ay may 2,328 na populasyon ang barangay Natipuan. May bilang na 1,146 ang mga lalaki at 1,182 naman ang mga babae ayon sa survey noong 2019. Meron tayong 15 sityo ang nasasakupan ng barangay Natipuan. Pagdating sa kinabubuhay at sa mga tabing dagat, meron dyan siyempre mga nangyong isda. Yung sa panahon niya, no? Hindi naman tayo masyadong maraming nahuhuli. Tsaka ilan na lang yung mga nangyong isda. Karamihan sa ngayon ay mga nagko-construction na. Dahil nga sa mga naglalabas ang development ngayon din sa barangay. Meron mga ilan-ilan na doon umaasa sa mga resource natin dito. Mga ilang porsyento lang. Construction, caretaker, yan ang karamihan siguradong ano ng kinabubuhay nila, inaasahan nila yung pagka-caretaker. Sa ngayon ay meron tayong enrollment na 357. Compare natin sa last year na enrollment na noon ay meron 352. So nagkaroon ng pagtaas. Hindi muna sa paaralan, kundi tayo po ay work from home. At ano naman yung mga gagawin natin? So tayo muna ay asikasuhin muna natin yung ating mga enrollees. Ano po, yung enrollment natin. Ano po yung pwede nating gawin, alternative na pwede nating gawin para po makapag-enroll sila? Ma'am Bel, sige. Sir, siguro po ay pwede pong ano sila, yung i-message sila ng direct. Okay, direct may message, ano? Po. Oo. Mahalit na nalalaman eh, gawin minsan po, wala po silang mga, FB. Wala silang, wala sila, ang iba po kasi sa akin, wala sa group chat. Wala po, ang iba din po ay mga kapag lang ang cellphone. Kaya po, ang akin po, pinasasabi ko na lang po doon sa may mga kapitbahay. So kasi ganito po yung magiging process natin ngayon. Kasi June 1 to 30, yun po ay enrollment period na natin. Ano po? Pero katandaan po na walang face-to-face. Ibig sabihin, hindi po papasok o hindi pupunta sa paaralan ng ating mga magulang o estudyante para lang i-enroll yung kanilang mga bata. Pero kung walang-wala talaga, hindi siya makapag-online, walang cellphone,
ano yung last na resort natin na para lang makapag-enroll yung mga magets natin? So, meron tayong printed forms. Ano po? Saan kukuha ng printed forms? Barangay Hall. Or kung saan pa okay. Pwede. Pwede halimbawa sa Barangay Tanod na kung nila. O kaya naman, oh? Iusap nila sa tindahan. No, so, sa duty, dahil may duty pa rin. May mga duty. Sa kanilang checkpoint. Oo, yun. Sa opo. Checkpoint. Okay. Sa checkpoint po. Muna, ipinalam ko muna sa kung anong gagawin. Anong mangyayari. Oo. Na mayroon yata yung dry run, ganyan. Information po muna. Yung sa mga dissemination. Ay, di yung iba nga, wala cellphone number. Kaya sa LOSF nila, may wala nakalagay na cellphone number. Kaya kailangan kong punta sa bahay, yung iba. Patulad sa tower. Yung tango iba dun eh. Gawa nang wala silang contact number nilagay. Diba may LSF? Wala na contact number nakalagay. Kala ko ba yung ano, malapit? Live. Sabi dito lang, Eka. Lahat kami, ano, layo na lang kami, wala pa. Para pa lang tanong. Makaliban na ng ilog. Ang layo pa ng ilog ah. Hindi ko lumindahan na. Dito naman po tayo sa bahay ng isang bata dito. Pababa. Ay, tanong mo sa ano, bata? Ay! Ito, isang bahay na yan ah. Sorryo. Sorryo? Sorryo? Ito. Dito. Dito. Unang tanong, marami pa rin po tayong mga katanungan kung kailan na daw po ba talaga ang balik-eskwela ng mga estudyante. Ito ay pinag-usapan namin sa aming executive committee, sa aming management committee, at saka na-report ko na ito sa IATF. Last week, sinabi ko na ang aming napili na date dahil nagkonsultasyon naman kami, over 700,000 ka respondents, tapos ang mga partners, lahat malawakang konsultasyon, ang preference nila ay August. Tama-tama naman ito dahil sang-ayon ito sa ating batas. Dahil ang batas natin nagsasabi na ang pag-open ng school mag-umpisa anytime between June and August. Formal opening, August 24, whether virtual, online, or physical, depending on the decision of the IATF on the status of the particular province or place. Para po sa akin, medyo confused, nag-aalangan, kasi sa panahon ngayon, medyo magulo lahat yung isip natin. Bakit itutuloy yung pag-aaral ng mga bata sa dahilang mayroon pa namang pandemic, hindi pa rin natatapos? So para po sa akin, siguro, medyo okay din kasi at the same time, matututo rin yung mga bata sa pamamagitan po naming mga parents, matutulungan po namin yung mga bata para at least ma-refresh po yung isip nila tungkol po sa pag-aaral. Good umaga po. Si Dave Tenorio po. Dito po doon po, sa banda. Ando, sa kabila. Sa pumundaan ba? Dito po doon. Lumpas. Para po sa learning continuity plan na ginagawa po ng paaralan, so para po sa panuruan 2020-2021. At syempre, ganoon na rin yung paano ba natin i-implement, paano ba natin isasagawa yung mga ito. Although mahirap, ano po, lalo na noong una, nung sinabi ng DepEd Secretary Liling Briones, na ipagpapatuloy ang pag-aaral ng mga mag-aaral sa August 24. Although nung una may kalituhan ang ilan sa mga magulang at maging kami po ano ay medyo na naguguluhan pa paano makakapagpatuloy ng pag-aaral anong form
ng pag-aaral ngayon ang gagawin ng mga guro at ng mga mag-aaral. Ano po? So, pero habang tumatagal, nagkakaroon po ng linaw kung ano po yung ating gagawin. Ano po? At isa na nga po dito, yung paggagawa ng learning continuity plan or plano. Hindi lamang po naman ang paaralan ang gumawa nito, kundi syempre humingi po ng tulong sa ating mga parents, lalo sa PTA. Ganun din, nung kami po ay nagpulong nila ng mga barangay officials natin through teleconferencing. Ano po? So, nung inilatag natin yung ating mga iba't ibang mga plano. Sir, paano po yun kung halimbawa, hindi po, halimbawa po, pagka, kami din mo ang mag-ano sa kanila? Magtuturo po. O babalawan nyo lang po sa kanila. May mga panuto po naman dito. At kung hindi nyo po masyado maintindihan, pwede po kayo mag-text o tumawag po sa akin para po masagot yung inyong mga tanong. Sa atin naman, siyempre medyo affected din yung mga magulang. Siyempre parang katulong na natin talaga yan. Bagay, yun naman talaga katulong magulang. Ngayon, mas maano talaga yung magulang eh. May responsibilidad. Dahil tayo yung mga guro, tayo magpapatakbo ng klase, ay umiisip na tayo ng mga pamamaraan o mga magiging process or flow ng mga learning modalities na akma para sa inyong grade level. Ano? Yung mga worksheet po, doon po kami magsasagot sa worksheet. Tapos meron din po silang notebook. Kung wala po, ang nakalagay po doon sa panuto ay isulat sa notebook po kayo magsasagot. Kung wala po naman, doon po kayo sa worksheet magsasagot. Yung module po ay parang sibling guide, magsisilbi pong guide nila. Doon po sila titingin ng kanilang mga pag-aaralan po. Nakabukod po yung kanyang worksheet. Magbabase na lang ba tayo doon sa LESF na sinagutan nila nung una, or sa palagay ninyo ba ay need pa rin natin na mag-contact pa ng another survey na this time naman yun talagang para sa magiging inyong mga estudyante na, at magiging form din yon na makapag-introduce kayo sa inyong mga ma-introduce yung sarili ninyo doon sa inyong mga magiging hawak na advisory ngayon ng mga bata. Ano po sa tingin kaya ninyo? Pwede pong magbigay po ng suggestion. Sir, apo. Yung teacher po na natawagan po naman, parang yung kanilang answer po doon sa modalities ng learning po natin, parang ano talaga sila sa modules. Kasi nakakausap ko din naman po sila. Inaano ko po sa kanila na baka po ano kayo ng online learning, baka po kaya naman po natin. Talagang ang inaano sila nila sir ay ano sila sa module. Yung karamihan po. Parang yung kung halimbawa magkakasurvey man po ulit tayo, possible po dun sa akin yung mga ano. Dahil sila po, talagang karamihan sa kanila nakausap ko na bukod para mapilapan yung form. Yun lang po yung aking magiging answer din nila sa another survey po kung sakaling magkakaroon po. Mm-hmm. So, talagang kasi kinakailangan natin ng mga concrete data. Ano kasi ito talaga yung pagbabasihan natin kung ano talaga yung gagawin natin na modality. Dahil mamaya, kayo din ang tatanungin, tayo din yung tatanungin kung kaya ba natin na isagawa yung ganung uri na modality. Mas matutulong ka ngayon.
So kaya nga meron tayong mga learning modalities o iba't ibang paraan kung paano i-deliver yung education. At base nga doon sa data ng LESF, yung learner enrollment and survey form na binigay po sa mga magulang, kayo po yung nakatanggap noon. Kung kayo po yung nag-online, pwede po yun. Yung iba naman na wala access sa internet, sila po ay nag-fill up ng form, na printed at ibinalik. At so kaya po nakakuha tayo. At ayun po dun sa kwan sa data na nag-gather natin from parents sa 302 ang gusto nila ay modular distance learning. So napakarami, so 76.84% ng mga respondents natin ang gusto ay modular. So ibig sabihin na modular, bibigyan sila ng module yung bata at base sa module meron yung mga activities para sagutan at gawin ng mga bata. Tapos meron po siyang notebook at ballpen na nakalagay na rin po dito. Paano po kayo papasa na napuro namin yung papel na yan, yung pinag-aralan, tuwing ano po yun? Tuwing Biyernes po ng hapon. Pupuntahan ko po ulit dito, kukuhanin po. O kung sino man po makakasama kong pagpunta rito. Meron naman 36 o yung 9.20% blended learning ang gusto nila. Ito ay modular at face-to-face. Ang problema, wala pong face-to-face. Hindi siya pwede. Sa ngayon, hindi pa siya applicable. At meron naman ang gusto ay online learning, yung 29. Online learning, so ibig sabihin yung 29 na yon, sila ay may mga internet connection. Sila ay may mga gadget. So kaya sila, gusto nila yon. Ano po? Okay. So kaya lang, to 29 sila, pero pwede pa rin naman yon. So, makukonsider pa rin natin yung ganung modality. Kaya lang, marami ding mga factor tayong kukonsider. Mayroon namang gusto, may dalawa na radio or TV. Ang problema lang dito, meron bang radio station? Meron bang TV program na para sa education? So, wala. Hindi pa rin siya maaari. Okay. So, yun po yung data na ayon sa form, na ayon sa survey. Pero yung data po yan, although gusto nila ay ang ng 302 ay modular, ang gusto ng 29 ay online, merong gusto naman ay blended, mababago pa po yun dahil sa mga factors na pwedeng i-consider. At syempre, pati sa lugar. So ito po yung lugar ng Natipuan Elementary School at in-identify din po namin saan bang mga sitio naroon ang mga bata. So kung titingnan natin, yung lugar ng Natipuan, napakalawak. Meron tayong nasa bundok, yung sa Subida. Meron tayong nasa Playa. At marami pa yung mga hulo. So napakarami nung mga lugar. Tiningnan po namin din yan. Kinalapa namin nasaan ba yung mga guro at mga bata sa sitio na yan. Kasi sa data na to, nakatulong ito or makakatulong ito sa pagbibigay ng mga module. Ayun po. Napakahanap po nung pangalan ng anak ko. Ito po. Kami naman sa sanggunian ay siyempre nag-uusap-usap din kami kung ano ba ang mga balak o mga plano ng eskwelahan ay kami handa naman tumulong kung ano, sa abot ng aming makakaya. Siyempre ikaw na gusto kong kung anong sinabi ko na nga sa inyo nung una, kung anong kailangan nyo sabihin nyo sa akin at hahanap ako ng mga pwede mag-sponsor. Laman po ng kanilang envelope. Ano ba ang pangalanan? Hana. Ito po. Bali dito po sa kanilang envelope, nakalagay po dito yung kanilang unang-una po, yung kanilang schedule. Ito po. Ito po yung susundin ng bata sa pagsasagot ng mga module na nasa loob po. Ito po yung oras niya, kung ilang minuto, anong araw, at yung sunod-sunod pong gagawin ng Lunes, ito po yung kanyang sunod-sunod na gagawin. Pagkatapos po niya magawa yan sa hapon po, ito po yung oras, pero pwede po nating, flexible po yung oras niyan. Tatawag po ako sa inyo, kaya magte-text, o kaya sa messenger, so kumustahin ko po kung nagawa po ba ng bata ito. Yung sa araw po ng Lunes, pati po Martes hanggang
Friday po. Tapos po, dito po sila ay magsasagot po yung mga hindi natapos na kanilang mga gawain. So Friday po yun. Ano bang learning modality yung gagamitin natin or i-implement sa Natipuan Elementary School? Tulad po ng sinabi ko, meron po tayong mga factors na i-consider. Meron po doong learner's factor, tatanungin ng bata, kaya ba ng bata? Tatanungin din ng mga parents, may kakayanan ba ang parents? At tanungin din ng community, kaya bang suportahan ng community, ng barangay, yung ganung uri ng modality? At ang isa pa, itatanungin din ang school o yung mga teachers, kaya bang gawin ito ng teacher? At meron po doon mga checklist. At batay po doon sa checklist, ito, halimbawa po nito, yung sa, dito sa learner's factor, tinanong po, halimbawa, yung kinder, ang kanilang lumabas sa survey ay MDL or modular distance learning, at ang isa ay BL, yung blended. So tinanong sila, yung mga bata, base dun sa survey, kaya bang maka-access dun sa modality na ito yung mga bata? Paano masasabi ng maka-access? Kasi naman, bibigyan sila ng module. Ano? Eh yung blended learning, kaya ba? Hindi, kasi yan ay blended ng modular at ng face-to-face. Ay walang face-to-face. So hindi siya pwede. So yun po yung mga kinukonsider din yan. So ganoon din, hanggang dun sa grade 6, tinanong. Ano po? Tinanong ulit ng pangalawa, yung mga learners ba ay may kakayanan sa mga tools na gagamitin para sa modular? So syempre kasi may mga gamit naman sila, ano? So maaari. Pero yung blended sa kinder, so hindi pa rin siya. Yung sa grade 1, tinanong kung kaya, merong ODL or yung online distance learning, may sumagot na kaya. Ano? Okay. So kung isasama po natin ang naging resulta po ng survey base doon sa mga factors na tiningnan natin, ay sa kinder ay MDL yung limang checklist kasi yan eh. Limang yes doon sa MDL at sa BL or yung blended learning ay wala po. Ang kanilang magiging learning delivery ay modular distance learning. Ano po? Yung sa grade 1, modular distance learning lang kasi yung ODL, isa lamang yung nakakon sa kanila na kaya yun, na kayang gawin. Sa grade 2, modular din. Sa grade 3, modular. Grade 4, modular. Grade 5, ganun din. At grade 6. So, ibig sabihin, lahat tayo ay modular distance learning. Ano? Kasi nga, although may mga internet connection, yung iba, ay kailan data. Tapos, nung tinignan nila, ay mahina yung signal. Ano? So, pero yung ganyang factor, magagamit din natin. Kasi, pwedeng halimbawa yung modulars nga sila, pero pwedeng nasa computer naman nila yung kanilang sasagot, yung kanilang pag-aaralan sa pamamagitan ng digitize. Ano po, pwede sa USB yung kanila, asaksak na lang doon, instead na printed. Ano po? Sabi ho, Yusef, ni Secretary Leonor Briones, bukas ang DepEd sa yung physical na klase, no? Doon sa mga lugar na mababa po ang risk ng COVID-19. So, paano po inihanda yung sistemang yan? Parang once or twice a week lang daw, tama ho ba? Tama po yun. Madami naman yung combination, no? Pero maganda yung sinabi ni Kalihim Leonor, Liling, na one or two days, kasi nga yung physical distancing, i-observe natin, pati yung mga health protocols. Alam nyo, kailangan naman na i-ready natin yan eh. Yung ating mga paaralan, kasi sa-sanitize pa yan, mas lalo na yung mga paaralan o silid-aralan na ginamit na quarantine. Opo. Okay. Yusek, si Susan Enriquez po ito. Hi, Ma'am Susan. Good morning. Good morning. 7 million short ang enrollees natin ngayon parating na school year. Nag-expect pa ba tayo ng enrollees bago magpasukan sa Agosto? Siyempre, di ba yung iba ko parang nag-iisip pa eh kung talaga i-enroll ba nila anak nila o hindi. Pero anong ano ho ninyo, assessment ninyo? Ma'am, saan kaya nakuha yung 7 million? Baka yun yung ang pinagbasihan yung last year, no? Mm-hmm. Mm-hmm. Tama po ba yan? Okay. 27? Whatever. Pero di ba sinabi ho talaga na mas kokonti ang nag-enroll ngayon taon? Ayan, yes, natapos na. Mas kokonti. Dala naman ho siguro ng sitwasyon nga. So, ilan din nakapag-enroll? Uh-huh. Tama po yun. Kasi nga po, doon sa projection namin dahil dito sa pandemya, kasi naapektuhan yung ekonomiya, di ba? Mm-hmm. Madami pong OFW nga ang uwi.
Pero sa huling tala namin, ang number of enrollees natin nasa 21.1 million na. Okay. Ngayon, kung ikukumpara yan natin doon sa last year's enrollment, nasa 27.7 tayo last year, that represents 76%. Pero doon nga sa ating projection natin as a result of this pandemic, ang in-expect natin mga 21.9 million ang papasok. So that already represents about 95%. Magandagan na na. Kasi 80% po yung ating pinroject using the based on the school year 2019-2020. Pero sabi nga ni Kalihim at may patakaran tayo dyan, tumatanggap naman po tayo ng mga late enrollees. Dahil na in-expect rin natin, mayroong pa rin mga magulang na may agam-agam. Okay. Alright. Samantala, ito nga po, ano, naging successful daw yung dry run para sa distance learning. Ito buho ay, ito ho ba'y akma para ho sa lahat ng antas ng mag-aaral kaya? Hindi ko na sinisunod ang schedule. Kasi, paano yung ano? Per subject ako magturo siya sa isang araw, isang mat lang. Para mat lang yung alam, hindi na yung halo pa yung ibang subject. Ganun ang gawa ko eh, dahil puro mat lang muna. Gawa magulo sa isip ng bata dahil parang paghalo-halo. Hindi isang subject lang muna ako sa isang araw, kung ano yung kaya niya. Tapos kinabukasan, ibang subject ibang ulit. Subject naman para pagka nag-review sa gabi, may nalalaman pa kahit kaunti. Oh. Sa paggamit ng modular, may mga bagay bang hindi malinaw? Konti lang. Konti lang. Minsan kasi yung hindi mapaliwanag. Paano ginagawa mo ito pagka ganun? Ano na lang. Kunyari, hindi... Pinabasa ko lang muna ulit. Babasahin ko na lang ng babasahin sa kanya. Tapos pagka hindi, magtatanong na sa teacher. Chat-chat. Chinachat mo ang Sir Mario. Sir Mario, ikaw, si Mika, Sir Magdute. Ganyan ang tanong ko. Eh pero yung mga ano niya, yung mga gawain niya ba natatapos niya ba sa isang araw hindi? Tapos naman, minsan nakakadalawang subject pag may madali. Minsan may madaling subject. Pero, nung kami po'y gumagawa na ng class program, ano yung mga schedule, hindi pa rin, although modular siya, nakita namin doon ano, na modular siya, pero merong monitoring na online. Kasi kailangan ng mga bata at ng mga parents na namomonitor ng mga guro at makapagbigay ng feedback yung mga magulang sa teacher, ano ba sila nahirapan, ano ba yung magandang nagawa, ano, through doon sa kanilang platform, kung GC man yon or messaging. Hamburger para daw po, ano po yun, ha? So, gagawa po kayo na, ano, sa taas po, doon sa topic center. Mag-iisip po kayo ng topic. Ano po? Ano po yun? Topic center, sa limbawa, the Carabao, yun ang topic nyo. Ano po? Tapos, detail po, yung tungkol po doon sa topic sentence. Yung mga details po niya. Kunyari sa iyo, ano yung na-experience mo ngayon magturo ng bata? Mahirap. Bakit mahirap? Mahirap kasi yung kami sanay. Dahil nagtanong ako sa mga kananay ko, minsan maraming ang anak. Ay ako, isa lang anak ko. Ay yung iba, mahirap daw. Lalo yung iba, hindi naman nakakaintindi. Ang iba, hindi naman nila naintindi yung nakamodule. Walang mapapagtunuhan. Ay ako ba, malapit ako sa teacher. Mahirap, marami nagsabing mahirap. Po ang nagtuturo, lola niya, ngay kahapon po pinaturuan ko kay Ella, kapitbahay. Ayun po, tawag po dito, paano po yung ginagawa po ng, ano, ng mga nagtuturo po sa kanya? Minsan po, patigil-tigil sa darmesan, may ginagawa rin po. Natapos na po nila yung, ano, yung iba po, tatapos nila ngayon, hapon. Mamaya po. Kumusta naman po yung modular po na binigay po ng ano ng school sa inyo? Mahirap, sir. Mahirap. Bakit mahirap? Nahihirapan po siya eh. Nahihirapan. Kahit ako, sir, nahihirapan mag-ano nun eh. Nahihirapan kayo sa magturo, sir. Magturo talaga. Opo. Saan parte kayo doon nahihirapan? Sa mat, sir. Sa mat.
Ano pa pong subject yung mahirap pong... Kasi hindi naman nasira ko lang nagtuturo kasi siya. Yun nga po sa ELA. Sa... Hindi natututukan niya, matali-talino siya. Doon siya... Doon ko po siya pinaturo. Pinatuturoan. Sa kanilang dalawa, nakasasagot naman ni Hannah. Hmm. Pag hindi niya nila nasasagot, nakita ko kahapon, binabalikan ni ELA. Kung ako naman, sir, hindi ko talaga, sir, sa damo ko, may maliit pa ako. Bakit hindi niyo po kaya? Nagluluto, naglilinis ng bahay, sir, naglalabas, may maliit pa. Mga intindihin pa lahat. So, tingin niyo po kaya, anong epektibo po kaya yung modular na yun kay, ano, sa inyong anak po? Sa klase, sir, may hirapan din dahil hindi masyadong natutukan. Hindi natutukan. So, kaya... Noong tinanong, what learning modality is our school to implement? Ano po? So kaya siya ay pwedeng modular distance learning with online monitoring and feedback giving sa mga parents through group chat or yung iba, parang kaya yata na naka-zoom. Bilang kasamahang lingkod bayan mula sa kawanehan ng edukasyon, ang local government ng Nasugbu ay siguro makikita nyo kung anong tayo ng ating mga paaralan, eh tunay na prioridad namin yan. At yung annual budget natin ng SEF, yung Special Educational Fund, ay talaga nakalargo parati yan dito. Katulad nga yung taong ito, nasa 41 million yan. At sapagkat may pagbabago ang system natin gagawin sa pagtuturo, ay nagpaalam kami, pinahatating natin sa ating mga kasamahan sa probinsya na i-realign namin yung ating para sa sports, yung hindi na magagamit. Dadalhin na natin yon para sa module na darating tungkol sa mga machine na kailangan mag-reproduce ng mga kailangan ng bata. Ano po ba kayo merong report? Anong report? Pinjo? Meron po lang tayo, ano? Tayo po magdadry run sa buhay sa tutubing po po. Hindi kailangan po natin, malaman. Alam po paano mag-deliver sa inyo yung module sa kapit. San Jesus School? Grade 4 muna muna eh. So tayo natin, grade 4. Hindi, may pakabasa po sa inyo. Kung basahan nyo muna, tapos sabihin sa akin, sabit nyo, ano? Isa ako na ako eh! Dami siya ako! Ano yung sila yan? Ano yan? Tungkol sa ano, pag-deliver ng module. Gini! Aldrin! Uwi ka na! Ha? Kung halimbawa, Bernice ang umaga ko nga, Bernice. Mabalik ka! Kuhain mo. Ha? Aling ko. Tapos ang balik ay, ano na, Friday. Biyernes. Pagkatapos sila magsawa sa linggo sa bahay. Ah, gibali, dalawang araw lang. Ah, di pala. Lima. Lima. Tapos kung delivery, ipotek ang mga guro. Isa lang ba ang grade 4 dito? Hindi, paano yun sa anong tagpuan niya? Kung maghahanap ako may pwede ng potansyo dito, baka pwede siguro ka may... Sa labas? Hindi ko may tawa. Kung papayag yung ngayon ito. Pag hindi, kahit yung bahay dito siguro, napapayag. Dito na, papasok. Dito na lang, pick-up dito sa bahay, pick-up. Ay, pwede dito sa inyo. Wala nang problema. Tal dito. Pwede nang bibili ng letter. Yung ano ba yung nakasulad doon? Dito ka po sa amin dito. Oo. Ayun na. Marami pa kong isutan dyan. Wala
Actually, sinetest na nga po ni Ma'am Dina yung sa worksheet kasi nga po, marami rin po kasi siyang kakilalang mga ano sa taas na yun nga po, modular po pala na yung sa desk na ano. Ngayon po, ang tanong po, kasi syempre po, i-rely ko muna po lahat ng ito sa kanya. So ang tanong ko po para mas malinaw, nabanggit ko po kasi na si LGU yung parang sa riso. Yung pong riso machine ay initial step nila para po matugunan nga yun. Yung 5 million na budget sa sports, kasi wala nang sports na mangyayari ngayon, ay nirealign nila yung step nila na yun nga ang bibili nila. Ayun ang balak na bilhin, mga printing machine, parang limang riso machines, tapos heavy duty printers. Maganda doon, gumagawa ang ating LGU with Ma'am Gaa ng paraan na para makapag-kun sila ng printing machine para kung halimbawa yung ibabatong module sa atin ng region, doon ay ipiprint. Maganda yon. Eh, how about wala din nga? Dahil parang malabo pa. Kasi ayaw pirmahan ng treasurer na yung provision ng ganun na kwan. So, ang mamumroblema is school pa rin. Okay. So, bali, example lang naman sa akin. Example po, napa-approve first quarter yung para sa ano natin, module. May possible po na sa second quarter pwede po na kaya nila or i-inform na lang ito kami kung wala pa rin. I-inform po namin, apo. Pero ang isa po talagang kailangan ngayon ng paaralan para sa mga bata, una ay mga printing machines. Kami po may mga printing machines dito, pero hindi po siya makakasapat. Kasi kung halimbawa bigyan po kami ng mga modules, kasi yun eh, printed na yun eh, marami po kaming ipiprint na magpuproduce na nun ay school yung mga worksheet at mga activity sheet. Kasi yung mga nasa module, hindi man pwedeng sagutan, hindi pwedeng sulatan ng mga bata. Kasi yun ay, at the end of the year, ibabalik po uli yun sa school. Kasi gagamitin pa, sana may huwag nang gamitin na, dahil huwag na magkaroon ng pandemya. Ano po? So yun ay para gamitin pa. Katagal matapos, katagal lang ang bata eh. Kaya nga. Babad na sa oras eh. Pati gabi. Pero kung nasus, hindi ba hindi kaya sundan ng oras niya? Bawa, hindi o, kasi pagka po ini-explain, hindi po agad mag-gets. Okay lang po sana kung mga siguro po nasa grade 6 na po. If si BJ po eh, medyo nahihirapan sa ano eh. Sa pagka iniisa-isa ko po yung sa mga numbers, sabi ko, Bebe o, nag-gets mo ba kung paano yan? Sabi niya. Isa-isahin ko pa ho, pero sa ano nga, sa numbers po, nung nakuha niya na, dire-diretso na ho siya magsagot. Ang ginagawa ko po sa kanya, tinuturo ko po lahat muna bago ko pinasagutan. Binjo, nasaan ka? Bunsoli ka dali. Hindi ka mumurahin. Pero kung halimbawa, kung nag-iisip pa rin kayo kung ano yung may tutulong, yung pinaka-immediate talaga dyan ay printer at mga materials para sa printing process namin. Kasi yun talagang, dahil ilang bata, 350 na bata, na halimbawa ay tig sa 10 worksheet sa isang subject. Halimbawa sa 4, 5, 6, 10 subject. So sa isang bata, yung sa worksheet pa lamang at activity sheet, ay ilan na yon? Parang 100 pages na agad. Ano? Na isa, sa isang linggo, isang bata, tigi 100 pages ang kinakailangan niya. Yun po. So kaya, talagang printer at saka po materials ang kinakailangan. Ako na ho nagsusulat, at siya na po yung susulat ng sagot. Ang sinusulat ko lang po ay yung mga panuto, gano'n. Tapos siya na po yung sasagot. Yan, paliwanag ko na lang mo po. Dito daw, meron po ba tayo yung problema? Dahil ito yung, ano, kumbaga maganda sabihin niyo para susunod. Maya, boss. Ano natin? Okay naman po, yun lang ako. Ma-plant natin. Nasusunda naman po yung bata. Ilan na po ba nandyan? Dalawa lang po. Apat po. Anim yan, di ba? Si John Lloyd at saka si Romeo. Ang wala. Si diba to. Sige, kukuhan na. Yung box po, dito na po yan. Dito na po yan. Ay, yung worksheet lang. Yung worksheet lang ibigay mo.
Yan, 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 lahat ng yan. Saka po yung schedule po, ito. Hindi, dyan na lang itong schedule. Ayan, ay. Pe-print na po ang bago. Wala pa, isa pa lang, hindi pa nakapapit. Yung isa po, yung mga parma. Eh, di ba, hindi ba tapos magsagot? Si Binjo, saan, anong sabi yan? ESP. Kukuhanin ko po yung hindi pa nasasagotan ni Binjo. Pa-parma nga po dito, return natin. Iiwanan na lang po yung hindi po nasagot pa kayo. Ay, dadalhin na ho rin niya. Para masabi din natin. Para naman matulungan ating mga kasamang teacher na ayun pa lang mga pwedeng mangyari. Yung pala mga pwedeng ko. Sa susunod, mababago na natin. Napag-adjust. Napag-adjust tayo. Sa ano yun, sa monitor na. Oo. Gastos ka ng ano doon. Pinakita ko yung 250 isang linggo eh. 250. Tapos araw-araw 30 dahil sa loob. Natawagan yung mga ano eh. Ano kayong magandang gawin to? Masarap na ano. Wala naman sila lahat ano, wifi. Ano. So yung problema, budget ng ano? Communication sa. Pero kung may wifi lahat, madali. Pero kung halimbawa yun niya, kung halimbawa sa isang linggo yung mga sampu lang ang kukuhanin mo, ang monitor mo, siguro mababawasan yun. Ayun, kaya sa. Dahil pwede mo i-text yung magsabutan kayo sa text eh. Pero pag yung motor mo lahat, talagang tatawag mo yung iba dahil... Ubusan lang doon. Hindi siguro, mag-decide dyan kayo paano nyo madali silang makakuha. Paano yung mas... Kaya naisip ko na kahirap pa rin itong kadami mong tatawagan lang. Pag araw-araw nga, pagka walang schedule. Ang mangyayari doon, dapat ano, alphabetical. Ito yung schedule niya, tatawagan mo kayo ha. Para lang nila ano. At saka dapat pala yung ano, yung tawag dito, yung ating ibibigay ng module, nakalagay na rin doon ang schedule ng tatawag kung anong araw sila tatawagan. Pwede. Para alam nila, ay, tatawagan niya pala ako ni sir ng ganito. Kasi pag minsan hindi nila sinasagot, katanong tayo nag-ana, binag-video call, walang nasagot doon sa ano, sa video call, ang dami nagsisane, siguro, nagre-reply doon, sir, wala po kaming load, hindi po namin pwedeng masagot na ganyan. Ay, kung naka-schedule siya, na gantong araw, tatawag, eh, di na apag-load sila, nakapag-load niya sila. Siguro once a week, isa lang. Hmm. Hindi pwede nga yung kwan, hindi kaya. Nahihirapan talaga. Kasi yung 30 pa nga lang yan, hirap na tawagan yun. Inisip ko 50, tatawagan ko ba kung sa 3 minuto lang kasi magri-ring pa yun. Eh. Oh, mga 5 minuto bago matawag sa ba. Tsaka meron pang mga talaga, ang daming tinatanong. Ay 55 yun, di isa. Maghapon pala yung tawagan langin eh. Hindi, ganito yung makakakal mo naman yung halimbawa, sino lang ang tatawagan doon yung mga wala sa GC? Kaya nga po. Ilang naman eh. Hindi mo naman kailangan tawagan pa yung mga parang nasa GC. Parang ilan sarang nasa GC mo lang na ano? Merong 16. Ano ba? 16. Oh, eh sa akin eh, ano, parang 20, 23 lang no? Oo. Oh. Ah, 23, 26. Oh, 26. Oh, ay, oh. Ano yun? Kalahate. 55 yun, lampas sa kalahate. Kaya dapat makakausap nyo nga rin talaga mga magulang, paano po ba kayo mga kapwa ng communication? Kasi one week. Meron tayong kwan, feedback giving sa isang beses sa isang linggo. Tatanungin nyo rin kung kailan yung available yung schedule, tapos yun na nakalista sa iyo. Naku. Pero pagka na, ay Martes na. Ngayon, di kita lang siya tatawagan. Tsaka yung iba tatawag na sa messenger, natry natin na, nakabidyo tayo na. Sinisil lang talaga nila. Sinisil. Nag-reply, sir, wala po kaming load. Ano po sir, lahat ito? Ay lahat. Yung ilan lang ano dyan, hindi pa rin naman. Pero hindi pa naman ano. Pero okay na po ito. Ano po ba yung mga nakikita natin problema po dito? Madali siya ma-distract. Madali kang ma-distract. Pagkasagot po. Paligid niya. Tapos ano, parang gusto lagi yan, laro. Pero nakasagot naman, kaya lang siyempre kakausapin nga bata eh. Kausapin lang talaga, mag-aral ka, kailangan mo mag-aral. Kasi nga, yun lang. Tapos sa ano naman, sa dyan naman, nirap siya intindihin. Sulat. Hindi masyado maintindihin. Oo, tapos sa sulat, hindi pa siya masyado sa spelling. Tapos, sa math naman, okay naman siya. Nakaintindi mo naman siya ng math pagbasaan. Hintay mo nga lang talaga ang sagot kasi matagal mag-isip lang yan. Mamaya eh. Isasagot na okay naman ang sagot niya. Sa mga ano lang, ang ano yun rin na dyan? Sa mahirap?
siya kasi sir, gano, kasi hindi naman ako, mahirapan nga kami pag halimbawa sir, sunod-sunod ng pasok. Tapos sir, na dyan, papasok din yan online. Eh, nahirapan kami, gawa ako, hindi naman ako nakapag-aral. Kaya hirap kami. Hindi ko alam kung paano na rin na dyan maano. Online ba? Online po sila, hindi sila modular. Hindi po, online po. Ang grade 7 ko ang ano, ang modular. So, nagawa naman po mo lahat ng mga ano po? Ang isang ano lang po sir, ang ano dyan eh. Yung hindi naman lahat talaga dyan, di ba, nasagutan. Yung isa lang po na ano, yung isa lang na in-stepler niya dyan. Yung gula. Sanat po ko na ako dyan. Sanat po na. So, ano po kung naging nakita kayo problem? Ano po? Yung madali mapagod. Tapos yung pre, nakikita yung mga kapatid na nandoon sa labas. Nahihili yan ah. Oo, nahihili siguro. Iba pa rin talaga pag sa school. Wala naman tayong magagawa. Sa una lang, no? Sanay na kailangan natin masana dahil yun talaga yung gagawin. Kung ano pong ginawa natin ngayon, may po mangyayari talaga sa Hugo Center kung wala nang paspas. So, maganda nga po tayo na ano na. Alam na natin ang ating gagawin. Kaya lang, sabi kay Nakoy na yun. Kaya sir, na din nga maano yun dyan at hati-hatiin niya ng oras niya. Para maturuan. Kaya meron pa ako ano eh, grade 2. Tapos meron pa ako grade 6. Grade 7 nga, tuloy-tuloy na. Ang meron po ba kayong tanong tungkol sa ating mga gagawin sa ano, sa pasokan? Wala naman po sir, nantindihan ko naman. Hindi pa yung tanong din po sa nangyaring pagpapasok. Ay, yung sa ano? Yung sa ngayong darating pasokan po. Ngayon pa din po yata. Good afternoon po sa aking mga kasamang school heads sa Batangas Province. Una, congratulations for braving the challenge, for accepting the challenge. Alam kong mahirap. Nung una na tinatanong kayo, siguro akala niyo ang dali lang, ano. Pero nung makita niyo, tabang yung preparation, nakita ko at nakita niyo kung gaano kahirap kahit pa doon lang sa preparation ng mga modules natin. Kaya nga sabi ko, hindi ko kayo ini-encourage na magkaroon kayo ng in-house printing ng modules. Kasi mahirap. Wala, ang mga tao natin hindi pwede na araw-araw nandyan sa eskwelahan or prone sila na mahawa ng COVID-19. Sa lahat ng presentation na nakita ko, congratulations po sa inyong lahat. Pero kailangan nating isaalang-alang na yung dry run natin, sample lang ng ating mga eskwela. Sample lang siya. Kung ang eskwela nyo 1,000, isang section lang o dalawang section lang ang nag-participate, at kung ano yung nakita nating challenges, madodoble siya when it comes on the opening of classes, August 24, 2020. So hindi siya, kung ano yung hirap na nakita nyo ngayon, although makapag-a-adjust tayo because you have experienced how we sit kapag nagsimula tayo sa new normal na pagkaklase natin. Pero hindi siya ganun kadali kapag lahat ng estudyante nyo ay andyan na. At papasok na lahat. Hindi sila papasok sa eskwelahan. Pero gaano karaming module, matyatsaga kaya ng ating mga teacher natin, ng ating mga BHW na nakita ko na partner nyo, ng ating mga barangay captain, ng ating local government o may mga barangay tanod o kung sino-sino pa. Kung linggo-linggo magbe-deliver at mangunguha sila ng modules. So kailangan nating anong tawag dito? Kasi nakita ko ang dami niyong partners, which is good. Napakaganda na may partner tayo. But we have to think also
And we have to consider also how long can they carry this or can they deliver this SLMs to our learners? And how long na masusustain nila yung ating partnership sa kanila kung linggo-linggo mangunguha at magde-deliver sila ng modules. So we have to find ways, pwede bang pang isang buwan ang ibigay ko sa kanila i-deliver para yung retrieval lang ang pwedeng linggo-linggo? Kasi kung buwan-buwan din yung retrieval nyo, baka hindi na rin kayo makaalis sa mga bahay nyo o sa mga gawain nyo. Kasi isang buwan na kung 40 ang eskwela mo, checkan mo lahat ng modules o lahat ng mga activity sheets na ginawa nila, hindi ba? So medyo mahirap din yon. So pwede yung delivery ay a month, isang buwan o dalawang linggo, pero yung retrieval, talagang mas dapat siya na weekly. So we can also track the performance of our students. Pero doon sa mga nakita ko na mga presentation niyo, natutuwa ako kasi talagang grabe yung ano niyo, yung effort na ma-produce yung mga module. Hindi ko na alam kung saan-saan na kayo kumuha ng pang-reproduce ng mga modules nyo. Kaya yung iba, nag-ano naman, kulang na po kami ng ganito. Ang sabi ko nga eh, huwag kayong mag-alala kasi gumagawa naman ng paraan ang division office as well as ma'am na din and sir Nick kung paano maibibigay ng sapat yung mga modules sa ating mga paaralan. So ngayon ay nag-pre-bid na sila dun sa modules. Hopefully, may sumali para basta sabi ko, iisa lang yung condition ko doon sa lahat ng magpuproduce ng module. Kailangan meron kayong o meron kaming module bago magsimula ang August 24. So, nagtitinginan talaga yung mga magpuproduce, eh, hindi nila alam kung paano ire-reproduce. Yun lang, wala na akong ibang kondisyon. Yun lang. Isang magulang na nagpunta dito, ayaw daw magsulat ng anak niya. Tapos yung isa naman, wala nagtuturo. Wala ang nanay eh. Sabi ko, kung hindi natapos, hayaan na. Pero sa tunay na pasukan, isikaping matapos ng bata. Dahil ayaw na daw talaga ng bata magsulat eh, talagang naiyak na daw eh. Napapalo na daw ng magulang. Yun lang naman. Bakit doon? Wala na po? Wala na. Masalamat po ng marami. Eh, parang pipilit mo siyang tutukan kasi merong ganyan. Parang natuwa. Pang ako, pati ako natututo eh. Natututo pati ako. Kasi parang, po nababasa niyo po yung module. Tsaka gusto ko lang may mga example talaga para kahit English siya, basta may example, kahit pa paano, nakakaintindi na ako. O ninyo, hopefully ma-share nyo sa group and then we can come up with a summarized result nung dry run po natin, including the challenges, the interventions, ano yung mga best practice na nakita natin sa mga ginawa natin na dry run, so that we can share it with other school heads, whether it's elementary or secondary or senior high school. Kasi mas maganda na makita na natin, kung nag-dry run kayo, may advantage kayo eh. Kasi makikita nyo, alin yung dapat kong i-adjust, ano ang dapat kong idagdag, alin yung dapat ko na bawasan, at alin yung dapat nating i-strengthen so that we can continue with the opening of classes on August 24.
So, hindi ko alam kasi wala pa namang announcement na hindi matutuloy, di ba? Basta ang alam ko, ang mga announcement, classes will open on August 24. Kung may mga developments man, edi kailangan ma-announce sa atin yun ng ating department. So, for now, August 24 siya. So, kailangan nating maging handa. Sabi nyo naman dun sa video, nakita ko, handang isip, handa bukas. So, alam ko mahirap yan. Hindi yung basta ganun kadali na nasabi natin sa video na handa sa SY2020-2021. Handang isip, handa bukas. But, we also have to presume the different challenges, or we have also to expect the different challenges. Iba yung dry run, iba yung tunay na labanan. Tama ba ako? Iba yung nagpa-practice ka lang, iba yung kapag eto na. Diba? So, kailangan maging handa tayo as school heads. Kailangan lagi tayong proactive. And huwag patalo sa kung may makita tayo na challenges, kung may makita tayo na problema, ganyan talaga. So mag-isip na lang ng solusyon kung paano gagawin, and the SDO are more than willing to help all of you. Pinirmahan na nga ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukala batas na magbibigay kapangyarihan sa kanya na iurong ang petsa ng pagbubukas ng klase na iba sa itinakda ng batas. Biyernes, pinirmahan ni Pangulong Duterte ang Republic Act 11480. Ang kopya ay unang nakuha nga ng Radyo Patrol. Inaamyendahan na nasabing batas ang RA 7797, partikular ang bahagi na nagsasabing ang opening ng klase ay dapat gawin sa palitan lamang na unang Lunes ng Hunyo at nilalagtas sa huling araw ng Agosto. Ang sa bago batas, ang payagan ng Pangulo, base sa rekomendasyon ng kanihin sa Department of Education na magtakda ng ibang petsa kung may deklarasyon ng State of Emergency o State of Calamity. Sakop nito ang all basic education schools, kasama ang foreign at international schools. Itinagutos naman sa DepEd ang pagtatakda ng pagtatapos ng school year kung saan dapat ikukonsidera ang Christmas at summer vacations at iba pang kondisyon ng kada rehiyon na dapat na isaalang-alang. Pinapayagan din ang pagtatawag ng Saturday classes para sa elementary at secondary levels para sa public at private schools. Effective ang batas matapos agad ang official publication nito sa official gazette o sa mga pahayagan. Ang Department of Education naman ang bubuo na implementing rules and regulations sa loob ng 30 araw matapos ang effectivity date. Ito ang Radyo Patrol 51, Joyce Malacio, ABS-CBN News.